Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, nawa'y sumain niyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabig akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bubugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin.
Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason, suka at bitubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ng Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ko ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo ni Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda kami o kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, 'Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa.'" Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo
ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit sa Aba na magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tingin ko po ang inyong pasensya. Medyo hahabaan natin ng konti ang ating pagninilay sa araw na ito ng Miyerkules Santo. At gusto kong samantalhin lang yung pagkakataong ito na maanyayahan kayong makapagnilay. No, yung iba po sa inyo, hindi naman talaga nakadalo ng mga recollection, hindi nakaka-attend ng mga retreat. No? Sana po sa pagkakataong ito, pagnilayan natin ng mabuti. Miyerkules Santo na po ngayon. Isa sa mga mahal na araw. At sana mapagnilayan natin mismo, bakit nga ba mahal ang mga araw na ito? Ano ba ibig sabihin ng mahal? Ito ba yung presyo? May katumbas na presyo, kaya mahal? Yan, tingnan po natin mabuti. Balikan lang natin ng konti itong tatlong araw na ito dahil bukas ay magsisimula na yung Triduum na tinatawag. Lunes Santo. Sabi ni Judas, sinayang yung pabango. Kung ipinagbili yung mamahaling pabango na ginamit ni Maria na ipinanghugas sa paa ni Jesus, ang sabi niya, sana mas marami pa tayong natulungan. Pero ang pagkakadescribe, hindi talaga yun yung intention ni Judas kasi nga si Judas ay isang magnanakaw. Kumukupit siya sa kanilang pondo dahil sa mga alagad, siya yung pinagkatiwalaan humawak ng pondo o ng mga donasyon sa kanila. Naintindihan po ba? No? Pera. Kahapon, ang sabi naman ni Jesus, ang ebanghelyo kahapon ay hinango sa aklat ni Juan. Ngayon kasi kay Mateo. Kahapon, ang sabi naman, nalulungkot si Jesus kasi ang sabi niya, tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. At sinabi dito, no, nagtatanungan sila, kung sino yung ipagsawsaw na ng tinapay, siya na nga. At nang isawsaw ang tinapay, iniabot kay Judas. Pagkaabot kay Judas, ang sabi po dito, pumasok kay Judas ang demonyo. No? Sabi po, no? Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. At ngayon, ang sabi po dito, si Judas Iscariote nakipagkita sa mga punong saserdote. At ang tanong, magkano ang ibibigay nyo sa akin kapalit ni Jesus? Pera. Nakakalungkot po yun, no? Yung ganong karanasan na meron ka mga taong pinagkatiwalaan mo, masisira lang pala kayo dahil sa pera. Nakakalungkot din na kaya ka pala kinakaibigan, kaya ka pala, no,
dinidikitan kasi napapakinabangan ka, may nakukuha sa'yo. Ilan na ba po sa atin dito ang may karanasan na dahil sa pera, nasira ka? O kaya naman, nasira ang relasyon ninyo. Relasyon ng magkaibigan, relasyon sa pamilya, nag-aaway-away, handang magpatayan dahil sa pera. Sa panahon natin ngayon, na nataon po na pera ang umiiral. Dating magkakaibigan, dahil sa pera, naglalaglagan. Dating magkakaaway, ngayon nagkakaisa dahil sa pera. Hindi po yung pera yung kasalanan o ang may kasalanan. Kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng pambayad ng bahay, tubig, kuryente, pambaon, pagkain. Kailangan yan. Pero tiyakin naman natin na hindi na maulit. Huwag tayong magpakahudas na lahat ng kilos natin, lahat ng kilos ng tao sa paligid mo, prinipresyohan mo. Hindi mo ikasisiya yan. Iba po sa inyo ang problema. Hindi dahil sa walang pera, kundi dahil sa pera, may kaaway ka ngayon. Maganda po ito, no? Na mapagnilayan natin itong puntong ito. Kasi kaya sabi ko kanina, bakit mahal na araw? Hindi dahil prinesyohan ni Judas ang kanilang relasyon. Biruin mo, no? Sabi, nang matanggap niya yung pera, simula noon, naghanap na ng pagkakataon para maipagkanulo yung kaibigan niya, si Jesus. Nag-i-spy. Isa po yun sa nung sinaunang mga pagdiriwang ng liturhiya, ang Miyerkules Santo, ang tawag po nila ay Spy Wednesday. Kasi meron tayong kasama dito, no, parang ganun, no? Meron tayong kasama na sumasama sa atin, hindi para kaisa natin, kundi para mag-espiya. Ang daming spy. O sabihin na, ang daming Judas sa panahong ito. Di ba? Minsan po, no, sa mga rally, ang daming tao, pero ang daming spy dyan. Sa social media, ang daming nanonood ngayon, hindi para mag-attend ng misa, kundi maghintay ng kung ano ang sasabihin ng pari o ng obispo. At kapag may narinig silang mga salitang nakakasakit sa kanila, lalo na yung salitang magnanakaw. Yan, magta-type na yan. Gagawa na yan ng kung ano-ano. Uy, ito, sinabi ni Father, magnanakaw daw. Kala nyo, noon lang? At sasabihin nyo, huwag nyong pakialaman? Eh kasi yung mga pangyayari noon, inuulit natin ngayon at hindi tayo natututo. Ibigin mo, ang bait-bait ni Jesus. Tinanggap niya itong mga alagad na ito na walang tumatanggap, walang nagtitiwala. Tinanggap niya hindi dahil sa may pera sila at lalo tigin, hindi dahil may ibibigay sila. Tinanggap sila ni Jesus dahil mahal niya ang mga ito.
Kaya mahal. Kasi po, hindi mo matutumbasan ng pera ang pagmamahal na gagawin ni Jesus sa iyo. Hindi mo kinakailangang suhulan. Bigyan mo ng 1 million, maglagay ka ng 1 million, 1 billion sa paanan niyan para maligtas ka. Hindi yan ang ikaliligtas mo. Ganun kamahal. Ganun kamahal na walang katumbas na halaga ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya kung ang mga relasyon natin may kalakip na presyo, tandaan mo, magdudusa ka. Maghihirap ka. Hindi man yung paghihirap na wala kang makain, wala kang matuluyan, pero maghihirap ang kalooban mo kung pinaiikot mo sa halaga o sa presyo ang bawat relasyon mo. Sa kasawian palad, minsan kahit mismo dito sa simbahan, maraming nasira dahil sa pera. Nakalimutan natin, bakit tayo nandi dito? Dahil sa Poong Nazareno. Yung nga lang, nakakalimot tayo, natutokso tayo, na dahil sa Nazareno, nagkakapera tayo. O sige, ikaw po ngayon, ano yung concern mo? Di ba isa dyan, pera? Na para bang kasalanan ng pera kung bakit ka malungkot? At handa mong ipagkanulo, handa mong i-give up, ipagpalit yung relasyon nyo sa halaga na makukuha mo. Sa mga troll na mga nanonood ngayon, sa halaga lang na makukuha mo, talagang lulunukin mo yung gumawa ka ng kasinungalingan para lang kumita. O, diba? Ang mahal ng mga araw na ito. Dahil ganun katindi, no? Pinasan yung krus, ipapako sa krus, at mabubuhay ng walang presyo. Pero ang mahal, mahal nito. Kaya huwag nating sayangin, ha? Huwag mong sayangin. Huwag mong panghinayangan. At huwag mong ipagpalit yung pagmamahal ng Diyos kapalit ng mga material na bagay na inaalok sa iyo, inilalapit sa iyo, na isang uri ng panunukso. Sana po, no? Ipagdasal natin ang tuluyan, lalo tigit ang ating mga sarili na huwag nating mapamarisan si Judas. Huwag nating dagdagan ang maraming Judas sa panahong ito, kundi mas tingnan natin yung paanyaya na katulad ni Jesus, walang katumbas na halaga ang isang taong nagmamahal na handang mag-alay ng sakripisyo para sa kanyang minamahal. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos, alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Ang ating pong itutugon, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo.
Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasakasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-aalala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Saserdote ay mag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang ako'y hindi lamang sa tinapay na pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang amin pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon. Patawad ang kahilingan ng iyong bayang inirang. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kami magbabagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamay
kamatayan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagundangan sa pagkamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mong sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Sereno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.